Good day everyone! Aga Hinay is back! So matagal po akong hindi nakapag-upload ng video dahil po nag-focus pa po ako sa school works ko po. Marami pa po akong inasikaso po sa school at dahil nag-graduating na po ako, so dapat po mag-focus po ako. So ngayon, nakapaghanap po ako ng time para mag-upload ng video. So ito na po. At sa video natin ngayon, ituturo ko po sa inyo ang tricks para mapalo po ang ping ng ating internet connections. Okay, so kung ikaw ay mahilig maglaro ng online games, mahilig mag-browse, mahilig mag-Facebook, Instagram or browser, so mga ganun-ganun, so this video is for you kasi paiikliin natin yung ping or MS ng ating connection. So ping, kapag mababa yung ping na makukuha natin, it means mabilis yung response niya. So ibig sabihin, hindi siya masyadong naglalag. At kapag mataas naman yung ping na makukuha natin, it means na medyo mabagal yung response niya. Ibig sabihin, may medyo lag. So ganun po. So yun po yung ituturo natin sa inyo. Let's go! Hey guys, I am Aga Hinay at nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan, kagaya mo. So kung gusto mo yung mga ganitong content, don't leave this video without subscribing po, like, comment at i-share mo na rin if ever na may matutunan ka sa video natin ngayon. Let's go! So gaya nga ng sabi ko kanina, paano nga ba natin mapalow yung ping natin? Yung ping, kapag low yung ping, it means the better. Kapag higher naman yung total number of ping, it means medyo lucky, parang ganun. So kapag mababa yung ping, goods po yon. Kapag mataas, medyo lucky. At kapag mababa yung ping, it means mabilis yung response niya. Kapag mataas yung ping, it means mabagal yung response niya. Ganun lang naman yun. Pero when you say ping, meron yan sa APN at saka sa DNS. Kaya ngayon, iba naman tayo. Hindi naman tayo sa APN. Punta naman tayo doon sa DNS, okay? Pero hindi pa rin tayo magtatapos dyan sa APN natin, no? Meron pa rin tayong mga future uploads about APN, pero ngayon, DNS muna tayo. Okay, so DNS, saan pa natin makikita yung DNS sa phone natin? Okay, puntahan lang natin dito sa settings natin, ayan, at paalala lang po, iba-iba po tayo ng phone dito. So, iba-iba po kung saan nakalagay yung DNS ng phone natin. Okay? Iba-iba po tayo ng phone. So, hindi ko alam kung saan nakalagay yung DNS sa phone nyo. Iba rin yung sa inyo, iba rin yung sa akin. Pero, sa akin nakalagay siya sa connection and sharing. Itong private DNS. Pero, kung hindi mo talaga makita yung private DNS mo, so, kung meron kang search bar dito or search engine, so i-search mo lang yung private DNS. Ayan, makikita mo siya. Ayan. So, sa akin nakalagay siya sa connection and sharing. So, pindutin natin yan. Pagkatapos natin dyan, pindutin natin itong private DNS. Click natin yung private DNS. So, ayan, ito po yung gamit ko ngayon, specify DNS. So, ito po yung itatype nyo sa specified DNS. So make sure po na tama po yung mga nilagay nyo dito. Make sure po na small letter po lahat. Okay? I-type nyo dyan ultra low, no space po ha, ultralow.dns1.nextdns.io. Ulitin ko po, ultralow.dns1.nextdns.io. Ayan. So, make sure po na tama po yung mga nilagay nyo dyan. Kasi kung hindi tama, hindi rin mag-work yung DNS or private DNS natin. Okay? So, i-save nyo po yan. Ulitin ko po ha. Back muna natin yan. Okay? So, ngayon, i-try natin i-check kung mababa ba o malakas yung DNS na ginawa natin. Okay? So, ngayon, puntahan natin ulit yung settings natin. Check natin dito sa connection and sharing, tapos private DNS. So, ayan, specify DNS po yun. Ayan, yan po yung nakaset sa atin dyan. Pero ngayon, i-off muna natin siya. Okay, click natin yan ulit at i-off natin siya. Wait. Off, ayan. Naka-off na siya. So, puntahan natin yung Chrome natin. Puntahan natin yung Chrome na
speed test. Ayan. Kung wala kayong speed test, punta lang kayo sa Chrome, then mag-speed test kayo doon. Dito natin titignan kung ilan yung makukuha nating ping. Okay? So, nakakuha po tayo ng 42 ms ping. 42 milliseconds. So, ganyan po kabilis. Or, depende kung gano'n mo siya ay, mabilis na yan para sa akin. Okay? 42 ms milliseconds. So, yan yung response niya na ibibigay sa inyo. So, meron pa bang ibababa yan? So, puntahan natin ulit yung DNS natin. I-set na natin siya sa specify DNS at make sure na ito yung nilagay nyo, ultralow.dns1.nextdns.io. Tapos, i-save nyo yan. Pagkatapos dyan, balikan natin yung Chrome. Okay? So, 42 yon. Next, i-go naman natin yan. Click naman natin yung go. Tapos, tignan natin kung malakas ba or mahina. Okay? So, nakakuha tayo ngayon ng 20 ms gamit yung DNS na ginawa natin. Diba, mababa siya. It means, kapag mababa, mabilis yung response niya. Magpo-focus lang tayo dito sa ping. Okay? Total number of ping. So, nakakuha po tayo ng 20 ms. So, ganun po, guys. So, ganun lang po kadali magpababa ng ping natin. So, kapag mababa yung ping, pwedeng-pwede na po kayo maglaro ng ML. Diba? So, kapag mababa yung ping, goods na po yun. Para lalo na dun sa mga mahilig maglaro ng mga online games, mga nagbabrowse ng Facebook, mga ganun. So, sana may natutunan kayo sa video nito. At kung gusto niyo pa ng mga phone tricks, phone hacks, and phone tutorials, well, nandito lang po ako. Just comment down below kung ano yung mga tanong nyo or kung ano yung mga suggestions nyo. So, that's all for today, guys. Thank you, at God bless po sa ating lahat. At para po sa mga newbie natin dito, mga new subscribers, meron po akong ginawang playlist doon po sa playlist ng ating YouTube channel dito sa YouTube channel natin. So, meron pong playlist dyan. Tignan nyo po doon yung mga iba't ibang kategory ng mga tutorials natin para hindi kayo maligaw, okay? Meron po dyang mga Facebook tricks, meron ding mga phone tricks, meron pong mga APN or internet tricks. So, ganun po, guys. So, sana may natutunan kayo sa video ito. And that's all for today, guys. Thank you so much. At God bless po sa ating lahat. Bye!